Hello guys, welcome back to my channel, Merly Merly. Ito po guys, share ko po sa inyo ang pagluto ko ng beef steak. Pero po ako, nilagyan ko po dito ng konting bell pepper kasi po may natira para hindi masayang, and then parang decoration na rin po siya. Ito po, may marinate ko na sa konting soy sauce, konting sugar, white pepper, and then cornstarch. Ayan po, nagpainit na po ako ng kawali. At i-fry na natin. Sandali lang po ang pag-fry ng beef. Kasi nagiging matigas po siya pag na-overfry. Ayan po, pabanghin muna natin yung bawang. Tugal man lumagkas. Uy. Ayan po. Lagay natin sa may tabi. At pwede na natin ilagay yung beef. Yung beef pala guys. Yung ano. May konting rib. Pero inalis ko na po yung buto. Kasi alam mo naman na ating pagkakain laging may complaint, ay hindi rin buto, bakit di inalis? So, konting diferensya, reklamo kaya ayun, tinanggal na po natin. After pagkukin yung beef, ayan, inalis ko na yung buto. Mas masarap sana guys, mayroon black pepper. Kaya lang, maaya po nila. Mamhang daw. Kapag po nawala na yung reddish na dugo, ito na po siya. Minsan nga po sa gitna, dugo-dugo pa. Ito na gusto nila, hapko. Ayan guys, pwede na po. Set aside na po natin. Ayan guys, ginugupit ko na lang po siya. Kasi po minsan, depende sa mga kakain. Kung sa atin po okay na yung malaki, sa kanila nahirapan sila. Pag medyo malaki, magko-complain na bakit ang lalaki. Kaya yan po, ginupit-gupit ko. Yan guys. Painit ulit natin yung kawali. Oh my God. Bait kasi ng kawali. Yun kasi ang mas maganda, yung non-sticky. Yun ang magandang paglutuan. At igisa na natin ang sibuyas. Ayaw naman nila niya ng natutoast. Basta luto na, okay na. Kaya sabay-sabay ko na po yun. Sibuyas at bell pepper.
At ayan guys, maglagay po tayo ng konting oyster sauce. Yun po ang pampalasa niya. Timate ko na lang guys yung lalagay kong oyster kasi depende sa dami ng iluluto. Ito po, dalawang slice lang po itong meat, beef, itong beef. And then, ayan po, idagdag na ulit natin para makasipsip na ng lasa. Medyo maliit lang guys yung aking kawali kasi yung non-stick yung ginamit ko kasi para didikit yung meat. Ayan guys, maglagay na po tayo ng tinunaw na corn flour para maging sabor siya. Ayan. So, konti-konti lang po guys para hindi malata yung beef. Minsan kasi pag nasobrahan ng water, parang malata. Ayan. Ang ganda ng kulay guys. Yummy, yummy. Looks pa lang guys, yummy na. At magdagdag po tayo. Konti pa ng sauce. And then ito po, last na po yung lemon. Yan. Para after malagay yung lemon, sa init niya na lang po siya maluluto. Kasi pangit kung sobrang mag-evaporate yung lemon, sobrang kukulo, nawawala na po yung asin. Okay guys, it's done!